Maayong buntag mga ka-trip. Ito naman ulit ang nagbabalik na si Tonyo. Samahan niyo po kami sa ating city tour dito sa Cagayan de Oro City. Ang biyahe natin ngayon mga ka-trip ay papuntang West Diversion Road at saka papuntang Bohol Misamis Oriental. Bago tayo magsimula, ipi-play mo na yung intro. Okay mga ka-trip, nandito po tayo sa Barangay Carmen. Ang araw po ngayon ay Linggo. Walang trabaho, walang pasok. So expected natin yung daan, hindi masyadong traffic. Kasama pala natin sa ating biyahe si JS Palarkat Snapshot at saka si Jetski 11. Kaya stay tuned na mga ka-trip. Itong nasa kaliwa mga ka-trip, ito yung kinukonstruct na Gaisano Mall Carmen. Nasa bandang likod po tayo ng building. Bago tayo magsimula, i-shoutout ko muna yung mga laging sumusuporta sa ating channel na si Nga, Cali Hako TV, Red Brown, Seth Aki, Burak G. Kahit may pa-shoutout rin si Cesar Guide Baslan. Pa-shoutout daw sa mga Baslan at Galeros family sa Makabalan. So ito tayo guys, kaliwa tayo. Ang direksyon natin ngayon ay pupuntang Isalina Bridge. Tatawid tayo doon, papuntang Divisoria. Tapos pakanan tayo. So, itong ating biyahe ngayon guys ay medyo malayo-layo itong tatahakin. Approximately, aabot to ng mga 12 to 15 kilometers siguro. So, ito na tayo mga ka-trip. Malapit na tayo sa Isalina Bridge. Magkocross tayo sa Cagayan de Oro River. Wow! Ang ganda ng sunrise! Golden na golden! Sarap mag-jogging ito sa ganitong oras. Ano? Hindi masyadong masakit sa balat. So ito na tayo guys. So nakikita nyo sa kaliwa, dyan ang City Hall. At dito rin sa bandang kanan, dyan ang papuntang St. Augustine Cathedral Church. At dito rin sa kanan, makita yung Gaston Park. Madaming tao dito tuwing Sunday. Ang sarap ng araw. So, pagkatapos ito, doon tayo liliko sa Belis Avenue, papuntang doon sa Claro M. Recto. So ito tayo guys, liko tayo sa kaliwa. So ito na yung Velez Avenue. Ito ang Velez Avenue, medyo malapad yung daan ito kasi
Kasi dito makikita yung mga iba't ibang establishmento dito sa Cagayan de Oro City, gaya ng mga opisina, mga hotel, mga hospital, at iba pa. So, nandito tayo sa Plaza Divisoria ng Cagayan de Oro. Wala masyadong tao ngayon kasi Sunday. Bali, ito talaga yung old downtown ng Cagayan de Oro. Dito makikita yung mga lumang mga tindahan, lumang mga sinihan. So, mga una muna ako ah. So dyan po sa kanan, yan ang VIP hotel, isa sa mga pinakalumang hotel dito sa Cagayan de Oro. Naalala ko nga dito nung bata pa ako, pag fiesta, napakaraming tao, punong-puno yung mga daan, traffic, kasi may mga parade. Ang hapa ng parade, maabot na mga 2, 3, 4 na oras. So ito na tayo guys, sa Yacapin Belles Avenue. Dito sa kanan guys, dito makikita yung City Central School, isa sa mga pinakalumang eskwelahan ng Cagayan de Oro. Way back mga 1990s or 2000, dito talaga yung mga matataas na building makikita sa Cagayan de Oro. Dito ang Apollo Medic, PTK building. Dito rin sa kaliwa, makikita yung kinoconstruct na City Library. At yung makikita nyo mga katrip, yung building na yan ay yan po ang Polymedic Hospital at saka yung New Dawn Hotel na 19th floor. Dito din mga katrip sa kanan, makikita yung Misamis Oriental Integrated Complex or aka Pilay Sports Center. At saka dito rin makita yung sa kaliwa, yung Misamis Oriental General Comprehensive High School or MOGS, isa sa mga pinakalumang eskwelahan dito sa Cagayan de Oro. So ganda ng daan guys, wala tayong mga kalaban. So ang direction natin ngayon papuntang Claro M. Recto, doon sa main intersection, tapos click tayo sa kaliwa. So magkocross tayo ulit guys sa Maharlika Bridge or also known as Marcos Bridge. So dito sa kanan guys, dito makikita yung provincial capital ng Misamis Oriental at yung Dilara Park. Okay mga katip, nandito na tayo sa Belles Avenue, Claro M. Recto Intersection. Dito din makikita yung flyover natin.
Okay, let's go. Liko tayo sa kaliwa. Ingat lang dito mga katrip kasi maraming mga malalaking sasakyan dito. So, nandito na tayo sa Claro and Recto on National Highway ng Cagayan de Oro. Guys, nandito na po tayo sa Maharlika Bridge. Magko-cross tayo ulit sa Cagayan de Oro River. Doon na lang tayo sa kabila, sa District 1 ng Cagayan de Oro. Sa mga hindi nakaalam, dalawang legislative district po ang Cagayan de Oro. District 1 at saka District 2. Dito po yung District 2, yung nasa lokasyon natin. Sarap din mag-jogging dito mga katrip. Lamig yung hangin. Fresh na fresh. Medyo mahaba-haba po itong tulay na to. Kumbaga parang skyway. So, kung magbabike kayo guys dito, ingat lang. Kasi pag mga during weekdays, ang daming malaking truck dito dumadaan. At mabilis pa yung mga sasakyan dito na kumarurot. Tayo guys, nakikita nyo ba sa may bandang kanan, dyan po yung Cagayan de Oro River. Pagdating natin dun sa may intersection mga katip, liko tayo sa kanan papuntang barangay Coswagan. Ito na po yung Coswagan Claro and Recto intersection. Dito tayo sa kanan. Dito yung papuntang Barangay Coswagan. Welcome to Barangay Coswagan na pala. Dito sa kaliwa mga katrip, dito itatayo yung high-rise building na Sibulan Master na may taas na 27th floor at saka 23rd floor. So, update sa ating lokasyon. Nandito na po tayo mga katrip. So, hindi pa tayo lagpas sa kalahati sa biyahe natin. Dito sa kaliwa mga katrip, makita yung Kongwa School. Or may mga lahing Chinese. Huh?
Bridge. Wala na, nilabay na ta. Abok na. Oh, sadahan ko diyan mag-agigapon. Or extreme ride. Or extreme ride, diba? Pang mountain bike yun. So mga katrip, yung destination natin ngayon ay papuntang intersection ng Causwagan Diversion Road at saka Rodolfo and Pilais Boulevard. Malapit na tayo mga katrip, doon sa may unahan. Ito pala yung parang sentro ng barangay Causwagan. So dyan ka sa kaliwa, makita yung Causwagan Elementary School. So marami pa rin makikita mong mga katip dito, mga negosyo, mga gasolinahan, mga tindahan, mga hardware. So, compare mo talaga last 10 years ago, 20 years ago, talaga hindi ganito yung Causwagan. Masyadong So, heto na tayo mga katrip sa intersection na to. Liko tayo sa kaliwa, papuntang Causwagan Diversion Road. Dito naman sa kanan, yung papunta Causwagan Puntod Bridge. So, dito sa kaliwa guys, makita yung largest Jollibee ng Cagayan de Oro City or sa Mindanao. Shadow turns to sun rays and on and on we'll go. So update sa ating location ngayon mga katrip, nandito na po tayo sa Causwagan
papuntang Payabas Diversion Road. So, ang comment ko lang talaga dito guys sa Diversion Road dito sa Cagayan de Oro ay standard talaga, 4 lanes lamang. Samantala dun na pagpunta namin sa Davao City, standard dun na nasa 6 to 8 lanes. Sana man lang na DPWH, dapat pang long term talaga yung plano na pang 50 years, no? Dati dito guys, wala masyadong mga naninirahan dito. Tahimik na lugar. Ngayon, unti-unti nang dumadami yung mga tao dito. May mga negosyo na. May mga warehouse na dito sa gilid. So, napansin ko na rin na unti-unti nang dumadami yung mga gasolinahan dito. So, welcome to Barangay Payabas. Diyan ang papuntang sentro nila sa kanan. So nandito na po tayo sa Payabas Diversion Road. Dito sa kanan mga katrip, dito makikita yung PSACC, Container Yard. Mabik mini, mabik mini to. Ilay ya balik ya. Taktura. Mini. Mini one. So, update sa ating lokasyon ngayon mga katrip ay nasa kalgitnaan na po tayo sa ating trip. No, I don't wanna waste what's left.
ang susunod po natin na barangay na dadaanin ay yung barangay Gulwa. Siguro nasa mga 1 kilometer na lamang or 2 kilometers. Title Lot 14. Tayo na muli po na traka. Hali! So, sa mga bikers or riders, ingat lang po dito sa pagdaan kasi maraming malalaking mga trucks na dito dumadaan. Dito sa kanan mga katwik, ito po yung simbahan ng Barangay Bayabas. So makikita mo talaga dito na marami pang mga bakanting lupa na pwedeng tatayuan ng mga negosyo. So, malapit na tayo mga katwip sa Barangay Bulwa. Mga ilang metro na lang. So, welcome to Barangay Bulwa. Dito sa kaliwa, mga katip, dito po yung terminal papuntang Iligan o to Pagadian o sa sa may kaliwa mga katwip, makikita ninyo yung City Mall Bulwa, isa sa pinakamalaking City Mall ng Cagayan de Oro. At dito naman sa kanan makikita ninyo yung Bulwa Fish Landing. Yung mga isda dito ay galing pa daw ng Zamboanga o Jinsan. Kung gusto mo magbumili ng fresh na fresh mga isda, gising ngayon ng maaga, 5 o'clock, 6 o'clock,
baka makamurap ka pa. So, kitang kita talaga na busy-busy yung mga negosyo dito. Ang daming mga aktibidades. Maukay-ukay. No? Halos ng mga tao dito. Dito talaga umalagsan tuwing umaga. So, update sa ating location ngayon, mga katwip. Nandito na ba tayo? Malapit na po tayo sa Seven Seas, dun sa may unahan. So, ang dami pang mga bakanti dito, mga katit. So, in the future, maybe 10 years from now, ang dami na mga negosyo dito. So, dito sa lokasyon nito, marami ng mga car display or truck display. So, makikita din dito sa kaliwa na may mga warehouse din. So we're living now in Cagayan de Oro City. So nandito na po tayo sa Ipunan Beach para mag-cross tayo sa papuntang Barangay Barat Upol Misamis Oriental. So dyan sa kanan guys, makikita yung Ipunan River. So, welcome to Barangay Bara Opol, Misamis Oriental. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So, dito guys, sa Bara Opol, Misamis Oriental, makikita yung Seven Seas Water Park and Adventure.
dun sa may unahan lang, may ilang metro lamang. Sa may gustong makita yung area shots ko dito sa para Upol Misamis Rental, click ko lang yung link dito sa baba ng description ng video ko. So dito talaga mga katrip, marami dito yung mga truck display, mga warehouse nung puno, halos nung puno na dito sa may mga gilid ng Barao Pool. So ayun na guys, makikita po natin Seven Seas Water Park dyan sa may kanan. So dito yung daan. Ligo na ta, ligo. So dun sa may unahan mga katrip, liko tayo pa kanan. I-check lang natin yung mga beach area ng Barao Pool. Dyan po sa kaliwa mga katrip, nakita ninyo yung Wilcon Depot, ang largest Wilcon Depot ng Northern Mindanao. So sa mga hindi pa nakalam, dito po na area to, marami pong mga beach area. So ngayon, Sunday, expected natin na maraming naliligo ngayon. So katabi lang ito yung Seven Seas Water Park, dyan sa, makikita mo yan sa kanan. So dito pala mga katrip, makita yung Bible Camp. Way back 15 years ago, nakabisita ako dito. May malaking football field dito. Pwede siyang pang seminar. So ito na guys, ito na po yung beach area ng Barao Pool, Misamis Rental. Ang daming mga guests, mga customer dito. So nakikita ninyo sa lokasyon nito, nasa likod tayo ng diversion road. Halos katabi na natin yung dagat. So ang daming naliligo ngayon guys. Shadow turns to sun rays.
So hanggang dito, aabot pa rin yung beach. May mga cottages makikita dito sa gilid. Sobrang lawak talaga dito sa Barawpool. Sana makabili yung Ayala dito or Robinson in the future para may expansion sila dito. So, palabas na tayo mga katrip. Pabalik tayo sa Upol Bulwa Diversion Road. So, heto na tayo mga katrip. Malapit na tayo sa pagbalik sa Upol Bulwa Diversion Road. Eto na. Liko tayo sa kanan. Okay. Tayo sa Poblacion Upol, Misamis Oriental. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
So, malapit na tayo mga ka-trip sa ating destination. Doon, nakikita ko na yung Opol National Highway. So, dito mga ka-trip, park pa rin to ng barangay Ipit. So, yung mga bus galing Siligan, dito talaga dumadaan sa Diversion Road. So, kanan tayo papuntang Poblacion Opol. Okay, nandito na tayo mga ka-trip sa Ipit Bridge. Ito pala yung barangay Tabuk, Opol, Misamis Oriental. So, may checkpoint dito mga ka-trip. So, para sa mga private vehicle, walang problema. Pero doon sa mga public vehicle, kailangan talagang bumaba. Malapit na tayo mga ka-trip, mga 1 kilometer na lang. So makikita ninyo sa kaliwa mga ka-trip yung bago na tinatayo na commercial building dito sa Opol, Misamis Oriental. So, welcome to Poblacion, Opol, Misamis Oriental. Ang Opol, Misamis Oriental ay known for beaches. So, marami pong naliligo dito. Sobrang lapan na talaga yung daan dito mga ka-trip, hindi gaya dati. Malapit na po tayo sa ating destinasyon mga ka-trip. Dito na ako mga ka-trip. Salamat po sa panonood. Please like, subscribe, and click the notification bell for more updates. Pidakit sa sunod. Thanks for watching guys.